So, ano naman po, hindi naman ako magkikwento ng mga resulta ko kasi ako naman ayaw ko namang magyabang at banggitin pa sa inyo na ako'y may mga bahay. Ayaw ko naman magyabang. Sabi niya naman, yabang-yabang ko na meron akong tatlong condominiums. Wow! Kasi ako naman, pinipigilan ko magyabang na ako'y may mga sasakyan. Para kasi kalapas na nga na parang sasabihin niya ng lahat na lang na hindi niya binabanggit. So ayaw ko naman sabihin sa inyo na napakaraming bansa akong pinupuntahan. I'm reading, lumilipad ako sa aeroplano, sumasakay na aeroplano. At saka ayaw ko na rin ang banggitin sa inyo na ako yung mga nabili ko commercial lots na lupa. Pinipigil ako naman ang sarili ko. So, kaya ayaw ko magyabang. Ayaw ko naman magyabang. Kaya, ikwentuhan ko lang kayo. May magnolia. Bago naman kayo buwis, para maging masaya kayo, okay lang ba yun? Yes! May maglola. Ang lolang ito ay may apo. At ang apong ito ay may lola. Ang ganda ng apo eh, 20 years old, tapos ang sexy. Tapos talagang, wow! Ngayon, sabi na ito, sabi ng lola, apo, samahan mo naman ako magpa-check up sa hospital. Sabi naman ng apo, sige po lola, wala akong problema. So naglalakad yung maglola. Nauna yung apo, ipapasok na ng hospital. Nakasalubong ng doktor. Sabi nung doktor, magpapasyan ako yun. Opo, sabi ng doktor, asya, tanggalin na ang botones ng blouse, alisin ang bra, pasok na sa loob ng room, higa, relax. Ay, dok, hindi po ako magpapacheck up. Si lola po. Ah, si lola po, siya, hinga ng malalim. Tapos na po. Minadali. Hindi yun ang kwento. Pauwi na maglola. Sumakay ng bus. Pagsakay ng bus, a few seconds, may sumakay din ang mga kalalaki. And after a minute, bilang na, hold na to! Kaya natutulog kayo, mga sa kanya. Hold na to, sabi. Lahat ng mga babae sa kanila, lahat ng mga lalaki sa kanan, makakasama, lahat ng mga babae rin din. Tumayo yung ako. Huwag na pong rapin ang lola ko, matanda na po ako, nalaman po. Huwag na pong rapin ang lola ko, matanda na po ako, nalaman po. Sabi naman ang lola sa likod, lahat nga eh. Ah. Ano ang message ng story? Lahat na nakikinig ngayon dito sa seminar ito ay welcome po sa AIM Global. Ako po ay walang discrimination. Ito hindi lang para sa bata, kapati humatanda, welcome po lahat. So alam pong kanina habang nakikinig kayo kay Mark, gigil na gigil kayo kasi nakakita kayo ng mga checking ang lalaki, tama ba ako? Ng mga kotse, gusto niya lahat magkaroon ng ganon, tama ba ako? Yes! Alam mo bang lahat na umaattend ng ganitong seminar ay yayaman? Yes! Lahat ay yayaman! Yes! Pero hindi matutuloy ang pagyaman. Kapag ang tenga mo ay hindi mo iningatan kung sino papakinggan. Kasi ngayon, ikaw ay gigil na gigil. Talagang hindi sa kayong mga mata, talagang gusto mo na yung mga muli. Ang problema, kapag yung tenga mo, hindi mo pinangatawalan ang pangarap mo. Kasi ang tengang yan ang magpapawagsak. Yayaman ka na sana, hindi natuloy. Bakit? Kasi kung sino-sino ang pinakinggan mo. Kaya mula ngayon, araw na ito, bago kayo tumayo dyan, bibili na ko kayo para yumaman kayo. Yung tenga mo, sasara mo na. Huwag na huwag mo papakinggan ang lahat ng mga kamag-anak mo. Pinsan mo, even asawa mo huwag papakinggan. Bakit? Madidiskarir ang pangarap mo. Kasi sa mga negative ba mga yan eh? Hindi nakaka-attend, tama ba ako? Yes. Ang sasabihin ng mga kaibigan mo, talagang power ko eh. Sabi, pare, talagayaya ka na tayo dito, pare! Nakakita ko ng opportunity, pare! O, sasabihin naman sila ng kaibigan mo, alam ko na yan. Ha? Maka-attend ako ng ganyan seminar. Hindi na meeting yan. Wala ganyan. Kaya sasabihin mo sa kaibigan mo na ako, gusto mo patunayan ko talagang piramide yan? Ako. Di ba, nag-drawing pa yung speaker doon. Ikaw doon to. Diba? Tapos ikaw-drawing na yan. Dalawa lang. Kung baro ng dalawa.
dalawa, piramid. Ikaw na hindi makapanindigan, ano sasabihin mo? Ay, oman. Eh mga kapatid, for the purpose of presentation, ito na kasi yung pinakamadaling presentasyon. Para maintindihan mo na may left, right, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Tama ba? Yes! So, pwede naman ganito ang presentation mo para hindi ka maging piramide, where is kami to? Ikaw to! Tapos tumaka ng dalawa. Tapos yung dalawa, kumarik ng dalawa. Dala-dalawa lang naman talaga sa negosyo ito. Dala-dalawa lang naman talaga. Dala-dala-dala-dala-dala-dala. Ano na isura? Mukha ng pay-up mo. Mukha ng space pa. Kung ito nga, hindi maintindihan ng mahina utak ng mga kaibigan mo, paano pa yan? Sabi na ka, Dwan! Hanggang na. Parang nakalito ng paano na gawin sa 1,000. At sasabihin pa ng mga kaibigan, baka! Huwag na huwag ka sasali dyan. Kasi swerte lang ang auda dyan. Yung now na, may 1,000, 1,000. Ikaw ay nandito. Huli ka. Huli ka. Huli ka. Wala ka yung income. Hindi ka. Mga kapatid, pwede naman ganito ang presentation mo para walang nauna, walang nahuli. Ikaw to! Kuha ng dalawa. Kasi dalawa, kuha ng dalawa. Dalawa lang naman talaga dito. Dalawa lang naman talaga. Dalawa. O, sino na nauna? Sino na nauna? Hindi ba talaga ang tropa ka? Pati ba mga structure pinag-diskitahan mo? Mga kapatid, computer system to. Tama ba ako? At ito lang sasabihin ko sa inyo, lahat lalo ng mga naibitahan. Huwag mong i-discredit ang isang company na nagpayaman ng maraming dahil lang wala kang 7,000. Wala ka naman negative dahil wala kang 6,980. Tama ba? Yun naman ang totoo eh! Kasi kung meron ka 7,000, diba ang ibigay mo sa kaibigan mo nag-invite sa'yo? O yan na. Bumili na ng package. Inumin na yung mga product na yan. Pati yung sahod, tatalin mo. Inag-inis ko na kayo. Kaya ka lang negative. Sa totoo lang, lahat ng tao dito gusto talagang sumali. Kaya lang nangangatwiran. Gumagawa na ng katwiran nila na kung mga nila ayaw nila. Kasi nga wala kang pera. Huwag mo yung discredit ang isang company may pagaling na maraming. Kaya wala ka lang pera. Ako kaya matibay ako dito. 13 years na ako sa Englobal. Bakit? Nasubukan ko po yung product. Ang kapatid ko may sisabres. Tuwis na lang ako pera na. Nangungutang sa akin, kaya ako nalaman. Sabi sa akin, kuya, pautangin mo ako kung napapang opera ko. Sabi ko, mga kaya magpa-opera, inumin mo na ang product ng Global. Uminom na tatlo sa umaga, tatlo sa gabi. Kapag hindi pa rin natunog, pati yung boxer, kapatid mo na. Yung sabi ko sa kapatid ko eh. Yung kapatid ko, yung inom. Alam mo, after a week, natunog ang sis sa breast ng kapatid ko. Ang pinakamating ko, yung doktor na nag-o-opera, binalikan namin. Chinek, clear na po siya, kaya na-recruit namin, nag-7 accounts pa. Kaya ganda ko ng product. At alam mo, kakabenta ko ng product dito, hindi ko makalimutan, may isang matanda, 72 years old, putol ang paa, diabetic kasi. At siya po ay retired US Navy, byuda na po. At dahil mayaman, nakapangasawa ulit. At ang napangasawa ay 32 years old. Wow! Ilan taon na kayo, ma'am? Hindi mas sariwa yun sa'yo, ano? Dilit na lang, dilit ko ito. Ito nga, kakakabenta ko. Ito yung tatay! Kumusta tatay? Sabi ko, uminom ka dito, uminom ka. Kasi sabi ng matanda sa akin, siya rin na may napangasawa nga 32 years. May problema si tatay. Hindi niya mabuntis si misis. Kasi ayaw nang pumasok ni barangay captain sa barangay room. At yung dalawang barangay tatay, gantaman talaga magbantay. Kasi naiintindihan nyo rin. Ito na, yung video eh. Sabi ko naman, tatay, uminom ka nito. Tatlo sa umaga, tatlo. So, bumili naman limang boxes na 0-7. Wow. Eh, ang ginawa naman ng matanda, lima. Kasi wala naman overdose. Along after a week, tumawag sa akin, Michael, may nangyayari. Ang nangyayari ka, tantang. After naman ang Michael, hey, good news, Michael. Nakapasok na si barangay captain sa barangay. Hey. And after a month pa, abang buntis si misis. At pala yung anak ngayon, 7 taon na. At ako ang ninong. Abay pala pa, alam mo. Alam mo, dito, titignan kasi ng mga distributor, yung mga tao na imbitahan namin, na akala na sila, magbebenta-benta lang. Malalim mo ang dahilan. Isa lang po yung nagbebenta ka at nagiging bridge ka para sa iba. Kasi ang dami ko na, mga bedridden,
mga puputulan na pa, hindi na putulan. Mga yung mga nalalabo mata, nanliluminitaw, yung mga stage 4 cancer, ay lahat to gumagaling. Ang dami yung mga testimonies dito sa amin. At talagang effective po yung prada. Kasi ang mga bulag ay nakakakita na. Ang mga pilay ay nakakakita na. Ang mga bulag ay nakakalakad na. Tama naman ang sinasabi ko. Joke lang ko yun. Mga kapatid, simple lang. Sa lahat na gusto yung maman dito, ingatan niyo yung tenga niyo. Yes. Ingatan niyo po yung tenga niyo. Amen. Bakit? Yung tenga kasi, minsan, kung sino pinakikinggan. Tama? Kanino ka makikinig na ngayon? Sa mga kaibigan mo, sa Cubao lang narating o nakarating sa Switzerland. Tama na ako. Papakinggan niyo po yung mga taong nagkaroon ng resulta. At ito pa mga billing ko sa inyo, please lang. Para matuloy ang inyong pagyaman, huwag mo magkikwento hanggat hindi kasali. Kasi iba nagkikwento eh. Panlabas pa lang dyan sa elevator, parang mali-mali talaga napakaganda na produkto mo. Yung itim na kilitili mo, mali, ay talaga produkto mo. May pang-asa pa pala, mali, yung itim na kilitili. Ano, mali-mali ko kilitili mo. At mali na ako napakaganda na produkto rito, mali. At may labi dalawang prutas, labi dalawang gulay. O mali, tatanungin ka naman ako, mali. Ay, ano yung mga gulay ang nilagay dyan? Ah, mali, hindi ko, may mga talo, may mga sipa. Baka mali, makulit talaga, kaya hindi natuloy. Yayaman na sana, hindi natuloy. Bakit? May makakawag pa. Mare, napakaganda ng marketing plan, Mare. Pag naiintindihan mo talaga, yayaman na tayo, Mare. Dapat para maintindihan mo, kumuha ka ng bol, kaya kape. Kumuha ka, Mare. Kumuha ka. O, Mare, meron na, Mare. Sige, mag-drawing ka ng bilog, Mare. Mag-drawing ka ng bilog. O, meron na, Mare, meron. Mag-drawing ka ng dalawang pahaba, pahaba, mag-drawing ka pa ng dalawang bilog, Mare. Ay, Mare, gusto ko yan. Baka mali ang drawing. Please lang. Bakit ko kasali? Hindi ba kasi talaga makulit eh. Hayaan nyo lang muna kami magkwento. Okay lang ba? Okay lang ba? Hayaan na para maging matibay ang inyong desisyon. Okay, tama na. Ay, by the way, sa tuwing masasalita po ako, ako ay namimigay ng 1,000 pesos. Sa unang babae makapagdadala sa akin ng panting basa. O, dahil sa kakatawa. Eh, pero bago natin bigyan, baka kasi pumunta ro'n, taksihihan na, tama na ako. Ang gagawin natin, titigaan mo, hoy, amin mo! Bago, yan ko ba? Ay, alam niyo ba, kakatok ko ng ganito, makapagbigay na pala ng 1,000. Kasi may isang matanda na talagang umingi na siya. Masaya po ba kayo? Masaya kayo. Ay, ganito lang, parang matuloy ang pagyaman. May maglo. Ang lolo ito ay may ako. At ang ato ito ay may nanay. Ang trabaho ng lolo ay pagsasaka. Ang gamit sa pagsasaka ay tayo. Alas 5 na ng hapon, mag-out na sila na kalilang opisina. Eh bakit? Ay, teka mo ang car nila. May swipe siya po. Ano pa ka naman na? Tama, hindi lang to. Pag-uwi na mag-uwi. Napapisisyon na ng lolo. Nasakyan ang kalabaw pa uwi. May mga tao sa bandalod. Ang sabi ng mga tao. Napakawalang hiya na maglolong yan. Walang konsiderasyon. Hindi na nakawa sa kalabaw. Pagod na nag-araro yung kalabaw maghapon. Dalawa pa. Sinakyan pa nilang dalawa. Walang awa sa kalabaw. Pwede naman isa lang kasi makayit. Hila yung isa. Kaya bumaba yung ako. Hila na ako. Yung lolo na sakay. Sa bandalod. Sa may barangay. Kaya naman mga tao. Sabi ng mga tao. Napakawalang hiya na magandang yan. Walang awa doon sa kanya, kapong batang-bata pa, imura, mabuti pa, ano pa, umasuwag at matapakan ng kalabaw ko, ano naman ang batang yun. Kaya ang ginawa ng bata, siya sumakay, lolo naman naging, sa kandalo, may mga tao na naman, kung sabi ng mga tao, napakawalang hiyan ang kapong yan, siya ang malakas yung matanda ang pinaghirin, marupok na ito, kaya yung matapakan ng mga kuala naman. Kaya bumaba ka po, silang dalawa na naging nagin, sa kandalo, may mga tao na naman, kung sabi ng mga tao, napakawalang utak na maglolo niya, may kalabaw naman hindi sa kakit, dalawa kasi yung nagin, alam mo, nag-alit niya yung mag-apit. Mag-lolo, anong ginawa? Binuhat na yung kalabaw. Ano ang message ng story? Kung lagi po tayo makikinig sa opinion ng ating kapwa, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, wala na tayong magagawang mabuti. Tama ba ako? Yes. Hindi ka magiging masaya kapag lagi ka makikinig sa opinion ng iba. Yes.
Please lang, manindigan ka pa para sa sarili mo. Manindigan ka para sa pangarap mo, para sa pamilya mo. Manindigan ka ngayon para sa sarili mo. Hindi sa opinion ng iyong kapwa. Ikaw nakapakinig dito. Tama, dapat panindigan mo. Kaya para lalong tumibay ang inyong pakikinig. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi. Tama, sabi-sabi sa labas. Kaya para mas maintindihan nyo, may magkuya. Ang kuya nito, ang magkuya, na pagkasunduan ng magkuya, na magnakaw ng bayabas sa tabi ng sementeryo. Ang ginawa nila, yan ang bakod yan eh, tapos nilip dito. Dito yung private lot, yung bayabas nandito, pero tumawid yung sana doon sa sementeryo. Yun doon yung mga kukuhanin nilang mga bayabas. Kaya umakyat sila sa gate. Talagang nagmamadali, magkuya, maya-maya may parating na lalasing. Kuya, may tao na, dalihan mo. Tapos nalaglag bigla yung dalawang bayabas sa gate. Sabi ng kuya, naku, paano yan? Yung dalawang bayabas, libutin mo na. Mamaya na, ubusin mo na natin ito. Lasing. Na ganyan, ay parating na yung lasing, sumisipol-sipol. Kumakatakad na po yung lasing. Say, baba, maauli tayo. Punta tayo sa sementeryo. Nagtakagin na sila. So, habang paparating yung lasing, nag-usap yung magkuya. Kuya, paghatian na natin yung bayabas. Okay, walang problema. Ating kapatid, ha? Isa sa'yo! Isa sa akin! Isa sa'yo! Isa sa akin! Tama, parating yung lasing. Sabi ko, naku, pinaghahatian na ng mga demonyo, mga talunawal yung sementeryo. Nawala yung lasing. Isa sa'yo! Isa sa akin! Sa takot ng lasing na wala, biglang tumako sa simbahan. At nagsumbong kay Father, iyon hong mga bangkay sa sementeryo, mga talunawal yung pinaghahatian na ng mga demonyo. Sabi ng Father, ano ba ang mga binigyan sa sabi mo? Ay, Father, rinig na rinig ko po, pumunta na, samahan niyo ako sa sementeryo. Rinig na rinig ko po, pinaghahatian na po kawawa ng mga kaluluwa doon, kinubuhalin ng mga demonyo. Pumunta, pare, sinamahan. Pagdating sa mga, isa sa'yo, isa sa akin. Sabi ng pare, ano? Isa sa'yo, isa sa akin. Okay, tapos na. Ay, kuya, okay na. Ay, paano yung dalawang nasa gate? Sabi ng pare, batong, takbo! Simple lang gusto ko sabihin. Pero kasi nakikinigin. Kayo ang nakakita, tama ba ako? Kayo ang nakakita ng picture niya, kayo ang nakarinig doble. Kaya dapat ay mas manindigan pa sa pangarap ko. Tama ba ako? Kaya nga bago ko tapusin ang speech kong ito, para matuloy ang pagyaman nyo, simple lang po. Kailangan ay lagi kang ngumiti. Tatandaan nyo po. Iba po ang aura na binibigay at opportunity sa isang taong palangiti. Alam niyo ba yun? Yes! Kaya kung ikaw hindi palangiti, yung bang parang pinagsaklubang ka ng langit at lupa na talaga namang pinagsaklubang ka ng parang napasaklubang ka ng langit. May mga tao susuplada, akala mo hindi mamamatay, tama ba ako? Yung mga kagaganda dyan sa Makati, akala mo gusto makadalaga yung mga naka-expert na dyan, ah, parang magtapos ka ako susuplada na dyan. Ang totoo, bukas naman ang mga panty naman yun. Sa akin naman, kung ikaw ayaw kong umiti, yung bear, parang ang pag-iti mo talaga ang nabibili, talagang ayaw kong umiti, pag kinakaril mo yan, sa akin okay lang. Kasi sa isip-isip ko, ha, parang araw, ingiti ka rin. Bakit? Ang gagaling kayo ng mga punyari artist ngayon. Eh, mapapatay ka na. May make-up ang ka, di ba? Dahil yan. Kahit ayaw mo ka, ingiti ka, mapapatay ka na. Kaya umiti ka. Ngitihan nyo muna kapit. Palaga ho ang tao ay umingiti. Bakit? Alam nyo ba? Sa dami ng nilikha ng Diyos, isa lang ang binigyan na kapangyarihan ng umingiti at ang tao. Diba? Kaya nakakita ka ng ibis umingiti. Wala ka nga, diba? Palabaw ng umingiti. Wala! Tao lang ang binigyan. Kaya kung gusto mong maging ang grasya ng Diyos ay mapapunta sa iyo, kailangan maganda ang aura mo. At ito po yung mga tip ko sa inyo. Dapat yung umingiti, tapos smile, tapos good morning. Kasi sa bahay ho nagsisimula ang pagyaman, ang swerte. Yeah. At baka kasi sa loob ng tahanan nyo, umaga, hindi kang umingiti. Kaya simula ngayon narinig mo ako. Kung ikaw ay magulang, at ang ikaw ay hindi sanay sa loob ng tahanan na pagkagising mo pa lang nag-good morning ka na, simula mo na bukas.
Simulan mo, may nanay at tatay ka. Pag nakita mo yung anak mo pagising na ganyan, good morning, son! Good morning, daughter! Ano yung sabihin ng mga anak mo? Anong espiritu ko? Ay, alam nyo, gawin nyo yun. Nakaano buhay nyo. Kaysa naman, umaga-umaga pa lang yung nanay, bakit parang yung mga kumutain nyo pa nyo naman? Ay, yung nanay, sinakon siya ko. Ba't siya ba yun yung pagkakalit? Ay, umaga pa lang yung nanay. Makalasing ka talaga eh, tama ba ako? Pwede namang mamili, choice yun eh. Kaya sa, ang practice sa amin, pagkagising, good morning, daddy! Di ba ganyan? Ang sarap po ng feelings kapag ang anak mo gina-good morning ka, tama? Eh, turuan niyo po ang inyong mga magulang. Maniwala kayo sa akin, nagsisimula yun sa tahanan. Yung simpleng pagmiti, napakahalaga po niyan. Kaya nga yung mga tao hindi pala miti, nako. At ang tip ko pa sa inyo, iiwasan niyo ang mga tao na negatibo. Kung pwede mo magpalit na kaibigan, palitan niyo na. Hindi totoo yan. Itakwil niyo muna ang mga kaibigan niyo negatibo, yung mga walang pag-asa sa buhay, yung mga kumag-isip ay negatibo. Ay, baka tanungin niyo ako, ay paano ba malalaman ang tao yung negative? Pag sinabi mo sa mga yan, ang ganda naman ang sikat ng araw ngayon, ang sagot ng mga yan, lulubog din yan. Ang ganda naman ang bulaklak, malalanta din yan. Alam niyo mga taong ganun, hindi magiging happy, tama ba ako? Tandaan niyo mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay sa mundo, sana naman piliin mo yung happiness, tama? Piliin niyo po yung happiness. Kaya ako, pinipilin ko na nakaibigan ko kapag negative ko, hindi ko pinapansin yan. Kasi ayaw ko na, ituring mo ng mga yan yung tae. Hindi ko tao yan. Yung nakakatawa, pero yun o ang pinakamatibay na words na pwede mong matandaan. Ituring mo mga kaibigan mo yung tae ng mga negatibo. Huwag mo na entertainin. Bakit? Ini-entertain mo ba ang tae? Kapag ikaw ba, nakakita ng tae, ganito yung reaction mo. Wow! Ang ganda naman ng tae ito. Wow! Mula-mula pa. Ang tae nga! Kapag kasi nakakita ka ng tae, iniiwasan mo yan. Tama ba ako? Yes! Oh, mga kapatid, mamihin kayo ng kaibigan. Kaya ako simula nang nakita ko na ito, Marlene, pinili ko yung mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko dati, mga negatibo. By the way, baka tanungin nyo ako, saan ba ako galing? I'm Mike Pacron from Cavite. Ayan. Pagka-graduate ko ng college, sa naging trabaho ko, naging auditor. Auditor of Tagaytay Highlands International Golf Club Incorporated. Auditor po ako doon. At nung ako yung naging na-boring na maging auditor, ako yung nag-apply sa SM. Ako po yung tinanggap ng SM as Customer Service Supervisor. Kasi sabi ng iba, nako, ang network marketing, kinakaril lang yan ang mga walang pinag-aralan. Mali mo kayo. May mga tao rito na may pinag-aralan. Hindi yun itatanong, economist po ako. Ang course ko po ay katulad ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ekonomista. Yan po ay kurso ng mga matatalino. Totoo naman, bago kang makatapos sa economics, ang hirap pa yan nun, apat na taong pagsasagaan ko yun, talagang mahirap, magsusunog ka ng kilay. At kung hindi ka makatapos ng kurso ngayon, kung hindi ka napainom ng birds, sinanamay mo na kay bata ko. Nagkataon na, napainom ako ng birds, sinanamay ko, kaya napainom. At hindi lang mo yun. Ako din ay graduate ng Theological Studies sa SB this seminary. Dapat talaga mapapare ako eh. Kaya lang ayaw akong tanda ng mga kababayan, kaya lumabas ako. Totoo yan. Ang hirap kaya maging guwapo. Tatawa-tawa kayo kasi hindi kayo makarelate. Ang hirap na mag-tinis ba yung guwapo ko. Kaya ako, nung kinarili ko po ito, sa totoo lang, meron ho akong karir sa employment. Meron ho. Kasi taas ang pinag-aralan ko, ang ganda ng credentials ko. Pwede ho talaga. Pero mas pinili ko na gawin ang AIM Global. Bakit? Sa employment, kahit maging manager ka ganyan, wala sa kapangyarihan mo ang magpayaman ng iba. Kasi nangangamuhan ka lang eh, tama ba ako? Ay dito ho, may ibibigay sa iyong kapangyarihan na pwede mong isalin sa iba. Ang kapangyarihan ang magpayaman ng iba. Yan ho ang nakisulat ko. Kaya sa dami ng ilumangang under my organization, tip ko sa inyo, kaya ako, effective. Kasi every week, may tinatawag kami sumpaan session. Ang dali kasi ng negosyo natin eh. Di ba kaluwag kanan lang naman yan? Tama. Ang prerequisite mo, dapat yumaman ang left mo, yumaman ang right mo. Alam mo ba sa study, kapag ikaw to, tapos may left ka, na kumita ng 1 million, kaka-1,000. Ito right mo, kumita ng 1 million, sa'yo 2 million. Kaya may kasabihan sa network marketing eh. Pag ang left mo'y naka-expedition na sasakyan, at ang right mo'y naka-expedition na sasakyan, ikaw rin yung naka-expedition. Pero iba sa'yo, double deck. Wow. Ganun pa nangyayari.
Kaya ako effective. Kaya minsan kasi sinusumpa ko 'yan eh. At ang maganda sa network marketing, tinuturuan kang manalangin para sa iba. Huwag mo nang ipagdasal sa sarili mo. Ipagdasal mo 'yung iba. Kasi prerequisite eh. Kaya ako, pinatitirin ko parang kandila yung mga downlines ko. Kapag nakikita kami, sinusumpa kita, yayaman ka. At sabi ko nga, yeah! At sinusumpa kita, yayaman ka, yeah! Nagayaman nga. Kaya manumpa kayo, nayayaman ang iyong kapwa. At mayaman ka. Yes! Kaya nga, bago ako matapos dito, iiwanan ko pa kayo sa pangkwento. Ay magmamay. Ang nanay na ito ay mananahi. At may anak na 14 years old. At may hindi ay. Habang nananahi ang nanay, ay parang nagko-computer yun. Parang nananahi. Kinukulit ng anak na 14 years old. Nay, nay. Dalari na po ako, nay. Naku, hindi naman pala nakabibigilan ng pera, nay. Nay, bakat na po. Nakabasos na po, nay. Sige ba ang boss ko? Nay, hindi naman ako ang pera. Sabi ng nanay, hindi pinapasin mo. Nay, nay, pera, nay. Nay. Kaya talaga kung tao, ba't hindi mo ako pinanda? Kahit sa palengke lang, nay. Hindi pa rin pinapasin. Nagalit na. Nanay! Nay! Bro! Sumagot ang nanay. Tigilan mo nga ako ba doon? Alam ko, marami nakikinig dito, mga empleyado. Meron kayo pinapasokan ng mga kumpanya na kayo nangalamuhan. Alam niyo, ang dami yung kahilingan, lalo ka na pag tumatagal ka na sa employment, tama. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi ba ibibigay ng company pinapasokan mo ngayon ang mga pangarap mo? Kasi nakadesign sila ng uling lang ang iyong lakas, ang iyong talino, ang matumanda ka na, yung tanong daw yung kayo yung meron tayo, yung pinapasokan. Ang maganda ko sa inyong global, pagtulungan natin ang iyong global. Lahat ng pangarap natin ay matutupad. Huwag ka lang titigil. Kaya ang message ko sa iyo, Kaya kung sino man ang nag-invite sa inyo ngayon, kung sino man yan ha, at hindi pa mayaman, ngayon pa lang ay magpa-picture ka na. Ngayon pa lang. Kasi lahat ng distributor ng iyong global, huwag lang titigil. Payaman ang payaman ang payaman. Same buhay po ako in my 13 years dito. Meron dito 2 years lang, bigla na umaman. 3 years lang, bigla na umaman. Kaya nga kami na nag-invite sa inyo ay may message sa ko sa inyo. May magtatay. Kukumpletohin ko na, hindi naman ako araw-araw sa Ortigas. May magtatay. Nagkataw ng tatay mo ito ay hari. At ang kanyang anak, ay ano ba tao sa anak ton? Prinsesa, tama. 28 years old na. Ay ngayon, gusto na magkaroon ng apo ng hari. Ang sabi ng hari. O sige, gusto ko mag-asama ka na. Kaya nagpaskil yung hari sa lahat ng mga matitipunong prinsipe, mga kalalakihan na matitipuno na sa tabi ng aking kaharian. Bukas ay magpunta ng alas 8 ng umaga sa tabi ng ilog. At kung sino mang una makatawid sa ilog, yun ang mapangasawa ng aking prinsesa. At ikakasal ko yung araw ninyo. Alas 11 ng umaga, parang ganito, ganyan yung eksena. Kayo lahat ay mga kontesa, nandito ang prinsesa. Nakakilabas yung ganito, tapos yung hari nakaganyan. Alas 8 ng umaga. Walang makatawid, alas 9. Walang makatalong, alas 11. Walang makatalong, alas 12. Walang makatalong, binigyan na ng pagkain yung mga hari. Alam ko na, walang makatalong. Bakit walang makatalong? Kasi nilagyan ng hari ng mga buhaya, ng mga linta, ng mga hari. Ang ganyan yan. Alas 3 na hapon. Alam mga katalong, naghihintay pa rin. Alas 4 rin punto, may bilang sa lalaki. Pah! Nakarating dyan. Sabi ng lalaki. Sabi ng hari. Magaling. Matipuno. Ngayon din eh, kakasal kita sa aking presa. Sabi ng lalaki. Mahal.
Bago niyo po ikasama. Okay lang po ba magtanong muna ko sa iyo? Sige, anong iyong katanungan? Sino po bang walang hiyang nagtulak sa akin? May nagtulak. Ano ang message? Kami mga naroon dito. Kayo mga naibigahan namin, itinutulak namin kayo. Huwag kayo magagalit kung pinipilit namin kayong gawin ng ngayong global. Kasi itinutulak namin kayo sa isang opportunity na alam namin ikaw ay yayaman. Kaya para matuloy ang inyong success dito, may mag-ati. Ano ko ba? Dahan ko talaga ang kwento. Ano ko talaga ang kwento? Pati matingan, ngiti, matutuloy, pati kulangot, buhok, ubat. Ang dami kong kwento. Hindi ba nga lang mahalay kayo, hindi maganda. May mag-ate. Yung ate 35 years old, yung bunso ay 25. Eh ang problema, yung bunso init na init sa ate. Kinausap yung ate, ate mag-asawa ka na. Tanda-tanda mo na. Alam mo na ako pa kita. Eh hindi ako makapag-asawa, ay wala akong pag-asawa. Eh sabi naman ng ate, eh, wala na akong makikita. Ay huwag kang mag-alala ate, papakilala kita. Sa isang wapo, mayaman at patangkad. Kawalan ko, pinakilala. Tinakilala sa Arabo. Nakilala na ate. Napalunok ko yung ate. Eh ngayon, matindi yung Arabo, nagkakaras agad sa ate. At after a month, niligawan. Ibang klase ng ligaw yung Arabo. Please marry me. Please. Sabi naman ng ate. In short, hindi type ng ate yung Arabo. After a month, nakalugod na. Please marry me. Please. Sabi ng ate. Hindi. After 6 months, nakadipan na ba yun? Lumuluha na yung Arabo, please marry me. Talagang totoo, at gusto pangasalan, totoo yung pagmamahal ng Arabo, talagang concert. Hindi naawa na yung babae. Okay, stand up. I will marry you under my 4 conditions. So, what are your conditions? Nabuhayan yung Arabo. Siyempre, nag-isip yung Pilipina na mga conditions na alam niya wala yung Arabo, tama. Okay, please tell me your conditions. Okay, sabi ng Pinay. This is my first condition. Do you have Ferrari? Sabi ng Arabo, yes, I have a Lamborghini. Nagkamali, tatu na lang. Okay, this is my second condition. Do you have mansion? Sabi ng Arabo, yes, I have. Pero wala. Sabi ng Arabo, ano yung meron? Ay, sigurado ko wala siya nito. Okay, do you have 10 million US dollars in your bank account? More than that. Nagkamali ka. Kaya nakatalik ko din pinag-miss ko. Ayaw ko talaga mapakasal sa Arabo nito. Kinakulit ang Arabo. Please tell me. Tell me your last set for me. Tell me. Since the beginning. Sa tabuhay ang pinag-miss ko. Ay, sigurado ako. Wala siya dito. Okay. Sabi ang pinag-miss. This is my last and fourth condition. Do you have 12 inches? I will cut. Pasalamat pala. Napakasal, wala sa waras. Two things, mga kapatid. Sa lahat ng gusto makakuha ng kanilang success story na kanilang pangalan, two things lang. Number one, cut your bad habits. Tigilan nyo na yung panunodative yung mga habits nyo na hindi makayayaman. Ikalawa, be persistent. Kailangan persistent ka na kunin ang mga pangalan. Yes. And bandang huli ko pong sasabihin sa inyo, bandang huli, bago tayo maghiwalay. Kung ang ginawa mo noong 2018, 2017, 16, ulitin mo ngayon ang 2019 and even 20, wala kang gagawin kakaiba. Walang mababago sa buhay mo. Mag-desisyon ho kayong dapat nag-i-innovate sa buhay. Kailangan ay may ginagawang kakaiba. Kasi kapag yung ginagawa mo ay paulit-ulit lang, karisulta na yan. Sino ba yung pasimuno ng paggawa ng kakaiba? Sasabihin ko sa inyo, totohanan. Diyos ang pasimuno. Araw-araw na lang may ginagawang kakaiba yan nasa taas natin, eh. Tama ba? Simulang-simula pa lang ng history. Kahit basahin mo natin mamaya. Paano ba nilikhaan ang mundo ng Diyos? Punta na tayo sa Genesis. Biblia na po ang pag-usapan natin. Wala na kasi kung dito, Biblia na ako. Mamaya, pumunta na tayo yung mathematics.
Biblia na. Paano ba nilikha ang mundo? Tama-tama yung Diyos, eh, magaling eh. Nag-iinubit lang yun. Diba sabi niya, unang araw, nilikha ganito, ganito. Ikalawang araw, ganito, ganito, ganito. Ikatlang araw, nilikha mga kabundo, mga karagana, mga hayop ng lalaki, maliliit, mga kawangas, mga iba, nalimilipan. Di ba ganyan, mga ganon? Nakapag araw, magkaroon na liwala, nagkaroon na liwala. Di ba mga ganyan? At tapos nung nalikha lang lahat, habi na Diyos, nalikha ko ng lahat. Sino mga nalalagi? Nag-inubit na naman, gumawa na naman, nakakaiba. Anong ginawa? Di ba gumanong gano'n lang, puti? O, di ba ganyan? Matamra! O, basahin niyo po ang Genesis, mamaya. Kaya ba nakaka-relate lahat? Yes! O, pinag-usapan natin, first book of the Bible. Yes! Genesis. Anong ginawa? Di ba ginawa niya ganyan ang puti? Tapos ginawa, tapos yun, hima. Di ba naging lalaki, naging mapatikola, yes. Di ba basta nga? Gumanon! Tapos iyon na yun, nakipaglaro doon sa mga homeboy, di ba ganyan ka? Di ba wala lang sa'yo, tama ko, sila yung paglaro. Ang nakita na naman yun, sabi ko, oh, masaya yung aking nilikha. Naku, hindi doon sa kasihan. Kailangan ay bigyan ng partner. Ano naman ang ginawa? Nag-inubay ka naman. Pinatulog yung lalaki. Pinatulog. Nung tulog na, imagine nyo yung narration ha, yung pagkakararay, kinuha ang isang kaliwang tadyang. Isang kaliwang tadyang mo ng lalaki. Ibig sabihin, ang lakas ng babae, katumbas lang ng isang tadyang ng babae, ng lalaki. Kaya dapat talaga, ang babae ay binamahal, inaaruga, okay, kine-care. Kaya dapat kinilalakas tangan kasi, ano yan, kabahagi na katumbas mo yan eh, tama ba? Isa lang eh. At ito na, di ba inihima lang mo? Tapos, naging babae, di ba? Ang sexy talagang wow! Eh ngayon, yung lalaki, di ba tulog? Di ba tulog? Yung kasi pag tulog yun eh, nang ginawa ka dyan eh. Kung ano ba ba? Kaya pag gising na ganyan. Sino to? Parang kawangis ko. Yung nagulat eh, kagigising lang eh. Kaya binerify ko yun. Ginawa ka niya kanya mo. Pareho. Mata. Mga, parang yun, ilaw. Ilaw. Ang ilaw, hindi? Lord, kwento lang.
Kasi tapos na po tayo. Tapos na, wala pa kanya naman. Seriously speaking, mga kapatid, kung sino man po nag-invite sa inyo, mag-usap po kayo. Ang tip po sa inyo, kumuha kayo ng multiple accounts para mas madilis ang inyong pagkuha ng success story sa inyo. Gusto ko pong makita kayo one day, na hawak ang mic na ito, na sa Philippine Arena, nagkikwento ng success story. So again, tayo po ay magkikita na lamang sa FB, sa YouTube, i-type nyo lang po ang pangalan ko. Ayan, medyo may pagka-foreigner po ito. Ayan. Ayan, i-follow nyo na lang ako kapag gusto nyo. At manuti ng mga seminar ko para sumaya kayo. So, good news mga kapatid, ang AIM Global ay daming ginagawang innovation ngayon. May mga promo-promo po ngayon, lalo na para sa mga kabataan. Kaya welcome po sa AIM Global, may panalangin po ako. Sana po yung nangyari sa akin, yung mangyari din sa inyo. Ayan! May mic pa sa world, God bless! Ayan!